Game na ba? Natutulog pa ako eh. Joke lang! Welcome to Fun Fun Chang, Ami! Oh, grabe, akala nyo si Ivana, no? Sorry, si Gibana ito. Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Chang, Ami! Be inspired, be bonggels, be Fun Fun Chang, eh, all day, every day! Sa lahat, syempre gusto ko kayong i-welcome ulit sa ating Fun Fun Chang, Ami. Thank you sa ating 600 plus subscribers dahil hindi nyo kami iniwan kahit dun sa mga buwan na halos wala na akong mai-upload. So, eto na nga, kami ay nagbabalik. And tomorrow is Mother's Day. So, syempre yun ang pinaka-best time para bumalik ang inyong Chang, Ami at ang Fun Fun Chang, Ami. Kaya naman, andito tayo for today's episode. Gusto muna namin pasalamatan, syempre, ang Discovery Premier dahil napakaganda ng aking kama. Hindi ganito ang kama namin sa bahay kaya parang ang sarap matulog, di ba? O, pag-usapan natin ang aking naging journey. So far, sabi ko nga, parang nandito na ako sa stage ng buhay ko na nag-menopause na talaga ang inyong Chang, Ami. Kaya kung mapapansin ninyo, sa showtime ay Monday to Friday na lamang ako nagtatrabaho because yung Saturday talagang ni-request ko yon as parang my rest day. Kasi nga syempre parang nararamdaman ko na napapagod ako or parang I wanted to give myself yung time para ako ay makapag-relax, makapag-enjoy or makapag kahit na konting me time, parang ganon. And then Sunday, of course, yun pa rin yung aking time with my boys. So, yun pa rin yung kasama ko, yung buong pamilya ko, yung asawa ko, syempre. So, hinati ko na yung araw ko, yung isang buong linggo ko pala, ng ganon. So, let's talk about menopause. Yan, isa yan sa mga ayaw pag-usapan ng halos karamihang babae na nakausap ko. So, 5 years ago, I knew that I was going through perimenopause kasi sobra akong emotional, sobra akong parang konting bagay lang, naiiyak ako, or either naiiyak ako or nagagalit ako. So, talagang, I don't know if it was also the effect of the pandemic na ang tagal na nating naka-lockdown, na parang konting kibot, umiinit yung ulo ko, nagagalit ako. Tapos, talagang, ano yan, inaamin ko talaga and guilty ako dyan. So, talagang, gusto ko mag-apologize, syempre, sa mga kasama ko sa bahay kasi sila lang naman yung nakakita nun. At talagang yung asawa ko, kulang na lang sabihin niya, parang pinaglilihan mo ba ako? Bakit lagi kang galit sa akin? And thankful ako that si Carlo is very understanding. Nung una, nahirapan akong i-explain sa kanya that it was already perimenopause. So kung natatandaan nyo, yung nag-break ako from showtime or from work ng isang buwan, because doon ko talaga na-feel yung anxiety, yung stress. Parang gumising ako isang araw, parang, anong nangyari? Parang ubus na ubus ako. Wala akong energy, wala ako, hindi ko alam kung paano ko paliligayahin ng tao. Parang, di ba yun ang goal nga namin sa showtime is to make people happy. So parang wala, para akong kandilang naubos noon na hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. So yun pala, ang nangyayari na sa akin talaga was I was going through menopause na. Nagpahinga ako and I'm very thankful na very understanding naman yung mga kasamahan ko sa ABS-CBN, especially sa Sakto kasi mag-anniversary yung Sakto noon. So talagang nahirapan ako because I wanted to be there during the anniversary of Sakto pero dahil nga meron akong pinagdadaanan, parang binigay nila yun sa akin at inintindi ako ni Jeff at saka ni Johnson. And very thankful din ako sa Showtime kasi mag-anniversary na yun then magkakaroon kami ng magpasikat until Vice called me. Sabi niya, Chang, I know you are going through something pero magkakaroon ng magpasikat. Parang hindi daw kompleto ang Showtime kung wala si Chang Ami na magpapasikat. So parang hinahanap niya ako. So parang tinanong niya ako noon, are you ready to go back to work? So parang naisip ko din, parang hindi rin kumpleto yung buhay ko kung hindi ko rin yun gagawin or palalampasin ko yung opportunity na yun. So, after kami nag-usap ni Vice noon, bumalik ako. And then, after that, yun na,
Nagkaroon na ako ng mga check-ups and series of mga talagang pagpunta sa doktor para to understand ano ba yung menopause, ano ba yung dapat kong i-expect pa, ano pa yung mangyayari sa body ko, di ba, yung mga ganun. So when you say menopause, yun yung talagang halos 7 months or 6 months to half, ay, parang almost a year na hindi ka na nagkakaroon ng period. So it means wala na talaga, wala nang pag-asang magka-baby ka, so ganun. Pero yung may sinasabing menopause baby, kaya parang natakata takot din yun. Ayoko din mangyari yun. Parang kasi sa age ko ngayon, pag nagkaanak pa ako, ilang taon na ako pagka nagbinata siya, ano, parang hindi ko na matake. So, nung time na yun, talagang lahat ng research ginawa ko, sa TikTok, sa Google, lahat binabasa ko, anything and everything about menopause. Kasi gusto ko talaga siyang maintindihan. And part of the understanding was also maging instrument ako in giving information to other women na hindi siya nakakatakot, na hindi kayo dapat mahiya if you're going through menopause, na dapat maging open kayo na pinag-uusapan to with your family, with your friends, with your co-workers para mas naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan nyo. So isa sa mga symptoms talaga na sobrang naramdaman ko ay yung migraine at yung hot flashes. Nung una, hirap ako i-explain yan kay La Johnson at kay Jeff kasi ang hirap dahil gumigising ako ng maaga tapos nagma-migraine ako. So pag umaatake siya, talagang wala akong ibang pwedeng gawin kundi na sa bahay lang ako, iinom lang ako ng black coffee, tapos magsasarado ako ng kurtina, matutulog ako, and that's it. Yung buong araw ko ay natutulog lang ako kasi sa sobrang sakit ng ulo ko. Tapos yung next na symptoms ko is yung hot flashes, na talagang ang aircon namin sa bahay, parang akala mo katabi ko na yung polar bear. Parang pag nagbukas ka ng pinto, lalabas yung polar bear kasama ko. Sabi ni Carlo, ano ba naman yan? Ang lamig-lamig, tapos pinagpapawisan ka. So yun yung mga nararamdaman ko. So ang ginawa ko was, instead na malungkot ako, ang ginawa ko, inaccept ko siya. In-embrace ko ng buong buo, and sabi ko, gagawan ko siya ng paraan para ma-feel ng body ko na mahal ko siya. So ginawa ko, bumalik ako sa golf. So nung bumalik ako sa paglalaro ng golf, sabi ko sa asawa ko, you know babe, sabi ko, you have to give this to me kasi feeling ko at this point ng buhay ko, I can be good at something. So sabi ko sa kanya, parang gusto kong maramdaman ng sarili ko na pwede pa pala akong mag-golf. Kaya ko pa pala. Kahit huminto ako ng halos 20 years ng paglalaro ng golf, nung bumalik ulit ako, parang nagkaroon ako ng joy, nagkaroon ako ng peace, nagkaroon ako ng parang contentment na, okay, so ito yung pang-recharge ng buhay ko. And also, part of my discovery din ngayong nasa menopause ako is giving myself that self-care and that self-love. And yun yung ginagawa ko na very, ano sa akin, very important sa akin na makatulog ako or makanap ako after sakto before I do showtime. So yan yung mga pinapahalagahan ko ngayon dahil ngayong mga bata naman, like si Addy is already 25, si Kyle is 14 and si Seiya is 10 now. So hindi na sila masyadong alagain and very independent na yung mga boys. So alam nila kapag dumadating yung time na I want to be alone or I want to do something ng ako lang, hindi ko sila kasama. So very understanding. So support from the family is very, very important. So dito sa Fun Fun Chang Ami, marami pa tayong mga magiging episodes about menopause. So you can send all your letters or your suggestions or your questions sa Instagram account ng Move Mindset Incorporated para mababasa po namin yan dito sa Fun Fun Chang Ami. And we will find ways na ma-discuss yan with an expert or with some friends. Dito gagawin namin yan lahat sa Fun Fun Chang Ami. So thank you very much for watching. And I hope may mga napulot kayong mga tips na binigay ko or shinare ko sa inyo. If you're going through menopause, please don't worry. Nandito ang inyong Chang Ami. I'm willing to help you and to guide you sa mga dapat nyo pang malaman about menopause. And to all our dear mothers, isa pong maligayang araw ng mga nanay sa ating lahat. Sana po palagi kayong maging healthy, fabulous, and beautiful. At alagaan po ninyo ang inyong mga sarili. God bless you. Happy Mother's Day! So thank you guys for watching. I will see you sa ating susunod na episode. Always remember, be inspired, be bongles, be fun fun, Chang A, all day, every day. Bye! Hello everyone, welcome to Fun Fun Chang Ami! Oh, diba? Hi, Ma! Hi,
Chow! Sobrang na-miss kita. Pasensya na po kayo kasi nag-act out po yung kabingian ko ngayon. So nakita natin kung paano nag-evolve si Mariel. Nakakaloka pang bata pala yung nabili ko. Kung dati naka-white envelope lang sila, ngayon naka-brown na.